Matakot. Andito lang ako para tulungan ka. Wow. Diyan na siya, mga idol. Wow. Walang protection prayer. Walang protection prayer. Dito ako para tulungan ka. Sana naka-record yung camera. Dito siya, lalapitan natin. Napalagi. Panahon pa raw ng hapon, dito marami kasi. Lalapitan natin. Lalapitan natin. Walang protection prayer. Mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagalang, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga espiritu. Andito tayo ngayon sa isang lugar sa South Cotabato, kung saan yung mga may-ari ayaw nang pumunta pagsapit ng gabi. Isa itong farmhouse kung saan namamalagi sila malapit sa kanilang taniman. Pero dahil sa nagpapakitang babae at nagpapakitang bata, ang mga may-ari ng bahay ay minabuti na hindi sila pupunta pagsapit ng gabi at natatakot sila kung anong pwedeng gawin ng isang babae. Maraming nagsabi ito daw ay panahon pa ng hapon. Maraming mga hapon ang dumaan dito sa lugar na ito. Kaya malaking posibilidad na yung bata na nagpapakita at babaeng nagpapakita ay mga kaluluwa, mga biktima ng mga kasuklam-suklam na pangyayari noong panahon ng hapon. Kaya andito tayo ngayon para imbestigahan, para matulungan kung ito man ay kaluluwa o isang demonyo na umaaligid sa bahay na ito. Hello mga idol, ito na naman po ay inyong lingkod, si Kuya Red. Okay, so mga idol, andito tayo ngayon sa isang location kung saan sabi nga nila ito daw, dito daw ay merong nagpapakita. So mapapansin niyo na itong bahay na to, yan, nakasarado siya, nakakandado. Kung pupuntahan natin yung buong ano niya, ito parang island ito eh, walang kapitbahay diyan, walang tao diyan. Dito ano ata ng baboy yung mga idol, no? So nakalock yan diyan. Idol, solo ano tayo ngayon? Solo. Parang may nagsasalita, parang may tumatawa. Yung mga palaka eh.
usap pa mga idol. Ito boots ko yan, tumutunog. Wow. Yan mga idol. So hindi ko alam kung yan ay tunog ng palaka. Yan. So sobrang creepy talaga dito mga idol, no? Wala siyang kapitbahay. Walang mga bahay dyan. Yan. So dito nakakandado rin. Yan. Parang merong tumutunog sa loob. Mga idol, walang tao sa loob. Yan. So ang gagawin natin, ikutin natin tong buong paligid. Sabi nila meron daw namataan dito na nagpapakit. May mga nagpapakita dito na tao. May aso. Yan. So merong namataan dito. Yan mga idol. So sa umaga merong tao dito. Pero sa gabi wala nang naglalakas loob na ano dito na magpaiwan dito sa bahay na to. Dahil nga sa merong nagpapakita. Yan. So andito si Amanda mga idol. Yan o. So kung mapapansin nyo, walang kapitbahay to. Napapalibutan siya ng puno. Yan. Okay. Yan. So mga idol, ikutin natin itong palibot na to kasi meron daw namataan dito na bata na tumatakbo. Tapos meron ding babae na nagpapakita dito. So sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel Kuya Red Ghost Adventures. Huwag niyong kalimutang i-share, kalat yung mga idol para mas marami pa tayong pasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas pati na rin sa ibang bansa. Yan. So may nakapalibot dito. Wow, may tunog galing doon. Dito mga idol, ito kawayanan to eh. So mga idol, solo challenge tayo ngayon. Hindi na tayo nagdala ng ano, ng ghost EMF and ghost detector para makapag-focus tayo sa investigation. Grabe mga idol. Oh. Wow. May tunog galing doon. Mayroong tunog galing. Idol na ilig na bides. Idol Conereyes. Alisto kayo ha. Sabi nila, dito banda raw may nagpapakita. Kung mayroong mang spirito na nandito ngayon, sabi nila mayroong nagpapakita dito na babae, mayroon ding batang tumatakbo. So kung meron mang kaluluwa na nandito ngayon, gusto kitang tulungan. Pwede ka bang magpakita? Kung meron mang diablo na nandito ngayon, huwag kang maniwala dyan. Walang katotohanan yung kung ano man yung pinangako niya sa'yo.
may footstep dito, mga idol. Alam ko, nandiyan ka lang sa tabi ko. Pusa pala. Nandito ka lang, alam ko eh. Wow. Ayako. Wow. Ayako. Wow. Ayako, nandito ka. Mas maganda na magpakita ka na sa akin. Kailangan mo yung tulong ko, magdadasal ako para sa'yo. Mga idol, every time pumupunta ako sa area na to dito, dito banda, sobrang bigat. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Para ako sinasakal. Huwag ka na mahiya. Alam ko, nandito ka lang. Mga idol, pag nandito yung ano ko, pag nandito yung nandito ako nakatayo, lumalakas yung alam ko, nandito ka lang. Huwag ka matakot. Nandito lang ako para tulungan ka. Wow! Diyan na siya, mga idol. Wow! Walang protection prayer. Walang protection prayer. Dito ako para tulungan ka. Yan, mga idol. Sana nakarecord yung camera. Dito siya, lalapitan natin. Biglang nawala. Sana kaya yun. Walang protection prayer. Alam ko, kailangan mo ng tulong. Mga idol, sana kaya napunta yun. Prayer. Alam ko, kailangan mo ng tulong. Nandito ako para gabayan ka, para sa pagtawid mo. Maraming mga kwento dati. Para meron dito nagpaparamdam. Walang protection prayer. Mga idol, tumatayo yung balayibo ko. Pero hindi tayo dapat matakot. Kasi alam ko, nangangailangan ng tulong yan. Wow! Sana nakikita nyo. Yung paa niya hindi nakasayad sa lupa. Alam ko, kailangan mo ng ano? Kailangan mo ng dasal? Hindi ko alam anong gagawin ko. Lalapit ako. Huh?
Ito yung nagpapakita dito, mga idol. Ito yung sabi nila palagi. Panahon pa raw ng hapon, dito marami kasi. Lalapitan natin. Walang protection prayer. Idol, gusto kong tulungan yung kaluluwa. Pero hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung lalapitan ko. Every time lumalapit ako, nawawala kasi. Kahit hindi ako gumagamit ng protection prayer. May naglalakad dyan. May naglalakad dito. Dito lang siya nakatayo. Kanina dito siya nakatayo. Tingnan natin sa kubo. May tumunog dun. Pwede ba akong lumapit sa'yo? Alam ko kailangan mo ng tulong ko. Wow. Dito na naman yung tanong. Diretso yung camera, mga idol. Dito lang yan nakatayo kanina. Kamatakot sa akin. Alam ko, nandito ka lang. Pwede ka bang magpakita ulit? Sabi nila, mga idol, panahon pa daw ng hapon, mayroong maraming nangyari sa area na to. Kaya naniniwala ako. Andito pa rin to sa South Cotabato. Tinawagan ako. Nag-ano sa email ko na, Kuya Red, baka pwede mong puntahan yung ano. Kasi hindi kami mapakali sa anong ano namin, sa farmhouse namin. Hindi kami makaka-stay sa gabi kasi mayroong ano, nagpapakita. Alam ko nangangailangan ng tulong lang yun. Sa ito lang, mga idol, naawa ako. Alam, every time lalapitan ko, bigla nawawala. Pwede ka bang magpakita ulit? Huwag kang mahiya. Dito ako para tulungan ka. Tayo matakot. Kailangan na niya ng tulong. Kailangan niya ng tulong. Kaya lang paglalapitan ko, mga idol, nawawala siya. Bigla siya nawawala. Ito yung mga spirito na ano? Mga spirito na hindi mapakali. Kaya lang hindi naman sila pwedeng magsalita. Wala akong ginagamit na protection prayer, mga idol. Pero pag linalapitan natin, bigla nawawala. Lapit ako sa iyo, ha? Wala bigla pag nilalapitan. Dito lang yan nakatayo. Ano kayang gagawin natin? Pag lumalapit tayo, mga ito, nawawala siya. Dito lang yan nakatayo. Diyan lang siya nakatayo sa likod ko. Kaya lang nawawala siya bigla.
Dito siya kanina sa labas. Saan siya kanina nakatayo? Lumipat dito. Tapos dito naman. Ano yun? Hindi dapat katakutan to. Matayo ba lahibo ko? Lahibo ko? Lahibo ko? Merong aso sa loob. Kasi sa umaga, andito yung ano nila. Dito sila nag-aano. Nakakandado yan. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sabi nila, hindi daw sila maka ano dito. Maka tambay-tambay dito sa bahay pag gabi. Kasi nandito ka, nagpapakita sa kanila. Kasama mo ba yung maliit na bata? Mga idol, meron tong maliit na bata kasi. Sana kaya yun. Wow. Ayan mga idol. Pag nilalapitan ko kasi nawawala siya. Tingnan niyo yung paa niya. Hindi sumasayat sa lupa. Yung paa niya mga idol, nakaangat konti. Mga ganito yung angat sa lupa. Pag-aatake sa akin yan, magpo-protection prayer ako kaagad. Kaya lang wala namang ginawa, ganyan lang. May mga spirit na ganyan, nangangailangan lang ng tulong talaga. Di ko alam, lalapit ako. Bigla ka siyang nawawala pag lumalapit tayo. Alam ko, kailangan mo yung tulong ko. Sana matulungan kita. Sobrang bigat sa dibdib bang idol. Para, alam mo yung parang napapaiyak ka. Hindi mo naman inaano, pero alam mo yung feeling na ano, parang gusto mong umiyak. Minsan kasi yung mga spirit, pinaparamdam nila sa atin yung ano, yung nasa loob nila. Meron man diablo na kumukulong sa'yo dito? Kung meron man diablo, makinig ka sa akin, hayop ka. Krusanti Patris Benedicti. Rusak raset mihilox, nung kuam draco set mihidox. Vaderetro satana, nung kuam suadi mihivana. Sunt malakweli vas epsevenina. Bevas. Pwede ka bang magpakita ulit? Pwede ba kitang lapitan? Kita ko yung mata niya eh. Parang footstep nasa loob. Nakikita ko yung mata niya, natatabunan ng buhok. Gusto kong lapitan. Kung pwede sana, ganunin ko yung buhok niya. Pwede ka bang magpakita ulit sa akin? Rusanti Patris Benedicti. Rusak raset mihilox, nung kuam draco set mihidox.
va diretro sa tana nung kwam swadi mi hibana son malakweli vas epse venina vivas. Dito siya nakatayo, nawala bigla. Diyan siya nakatayo, dito nawala bigla. Santi Patris Benedicte, usakra set mi lux nung kwam draco set mi dox, padretro satana nung kwam swadi mi ivana, sunt malakweli vas epsevenina vivas. Ayun, sa likod ng gabi. Ikaw umalis, pwede ba kitang lapitan? Sana itong nakikita natin ngayon ay ang palaibo. Sana ito ay espiritu talaga na nangangailangan ng tulong. Sana. Kasi mga idol, yung Diablo, pwedeng mag-anyong ano eh. Pwedeng mag-anyo ng kahit ano kasi. Ang manaming banal at makapangyarihan sa lahat. Ito po ang gumawa ng langit. Lahat ng bagay dito sa mundo, Ama. Lord God, meron pong isang espiritu dito na ginugulo ng Diablo sa matagal na panahon na. Lord God, padala ka ng hukbo ng mga anghel, Lord, para tulungan itong espiritu na hindi mapakali at nakukulong dito. Alam ko, Ama, ramdam ko kailangan niya ng tulong. Kaya, Lord God, magpadala kayo ng mga anghel para masagip siya, Ama. Kaya na po ang bahala, Ama. Lahat po ito ay iningi ko sa pamamagitan ni Jesucristo at sa banal na Espiritu. Amen. Lamig ng ano? Lamig ng kanang braso ko, mga idol. Ay, tumutunog dyan. Sana nakatulong na naman tayo. Nagpapakita siya pero nawawala. Pinupuntahan natin. Lumitaw siya doon, hinabol ko. Wala, nawala. Lumitaw siya sa likod ng gabi. Nawala. So alam ko itong spirito na to. Hopefully. Hopefully maturungan natin, mga idol. Hindi ako natatakot. Naaawa ako. Mas matakot pa nga tayo sa buhay kasi yung buhay pwede tayong saktan. Pero yung spirito, tulad nun, ako nung hindi pa ako bata pa ako, nasa high school pa, nakakita na ako ng ganyan ilang beses na. Kaya lang biglang nawawala. Natatakot ako, sabay naman akong takbo. Pero ang pinakamagandang gawin pala, huwag kang tumakbo. Kasi yung spirito nangangailangan lang ng tulong. So mga idol, pag meron kayong ma-encounter na ganun, lapitan ninyo. Pagdasal na lang ninyo. Pagdasal ninyo na makatawid siya. Kung ano yung dasal ko, yung guide to pass prayer na padala siya ng anghel, si Lord magpadala ng anghel para makatawid. Yun yung guide to pass prayer. Gawin nyo lang yun. Okay? Lagay nyo sa heart ninyo. At si Lord na ang bahala. Pero pag yung espiritu meron pa siyang mabigat sa dibdib, kahit anong gawin, nasa kanya pa rin para makatawid siya. Hindi ko kilala, hindi ko alam kung ano yung pangalan mo. Wow, may tunog dun. Kung sino ka man na nagpakita sa akin kanina, sana tumawid ka na. Tanggalin mo yung mga mabibigat na nasa dibdib mo. Kasi wala na tayong magagawa. Patay ka na. Hindi ko alam, baka panahon ng hapon. Andito ka na. Bitawan mo yung bigat.
andito na yung mga anghel, andyan na yung puting ilaw, sana tumawid ka na. Hindi ka na pwede dito sa mundo kasi para lang to sa mga buhay, pero merong magandang paraiso nag-aantay sa'yo. Kung dito ka, mas madadagdagan pa yung mga kasalanan mo. Yan mga idol, no? So, sana nakatruwid siya. Sana natulungan natin yung spirito. Kawawa naman, nakakaawa. Yan. So mga idol, maraming salamat talaga. Sana mayroon na naman kayo napulot na kahit papaano pag nangyari sa inyo, pwede nyo approach yung spirit. Manalangin kayo. Yan. So maraming salamat sa inyo. Right now we are at 225,000 subscriber already. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ito, hindi lang ito, it's not about YouTube, it's not just about income. Ang sa atin is makatulong tayo sa mga ligaw na mga kaluluwa para mapatawid natin, at makatulong din tayo sa mga engkanto para sila naman ay hindi maging kalaban ng mga tao. Okay? So yan, sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel at panoorin nyo lahat ng video ko, para kung kayo interesado man sa paranormal, at least meron kayong mapupulot ng mga experiences ko. Alam ko man dyan lang yan, magpapakita, hindi tayo matatapos dito, pero sa last part parang umiilag na siya sa atin. Siguro pinapakitaan niya tayo, ibig sabihin, help me, kailangan ko yung tulong mo. So yun lang. Sana may napatawid na naman tayo. Mga idol, huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button. Kalat natin mga idol. And please, do not skip ads. Malaking tulong sa akin yun. Gustuhin ko mang mag-smile mga idol, pero yung bigat sa dibdib nandyan pa rin. Yan. So mga idol, samahan nyo ako hanggang 500,000 hanggang 1 million. Mas lalo pa natin pagagandahin yung mga ano natin. Maghanap tayo. I want to remain legit. 100% legit mga idol. Yun lang yung goal ko. At it's not about income. It's about helping the spirit para makakross sila. Okay, so maraming salamat. Sana supportahan nyo ako. Kalat natin yung mga video. At mahal na mahal ko kayong lahat. See you on the next vlog. See you on the next video. To God be the glory. Maraming salamat po.